Good day! Welcome po sa aming YouTube channel, Life in Universe. Ako po pala ang makakasama nyo sa episode na ito, ang inyong voiceover host, aka Ko. Sa ating episode ngayon, pag-uusapan natin ang 10 sikat na mga breed ng aso na pangkaraniwan sa Pilipinas. At tutulong sa'yo ang videong ito sa pagdadesisyon kung anong breed ng aso ang iyong susunod na aalagaan sa pamamagitan ng pag-alam sa kani-kanilang unique na mga katangian. Tinaguri ang man's best friend ang mga aso dahil nananatili ang katapatan nito sa mga amo nila hanggang sa sila ay mamatay. Marami na ring pangyayari na napatunayan ng aso ang kanilang loyalty at pagiging mabait. Maalalahanin sa kanilang mga amo. Mga pangunahing katangian na kailangan para tawagin silang man's best friend. Alam mo ba? Ang aso ay malamang na ang kauna-unahang species na inalagaan ng mga tao. Sa North America, nakahukay ng mga ebidensya na ang mga aso ay matagal nang kasakasama ng mga sinaunang tao sa pangangaso. Mga libong taon na ang nakakalipas. Kaya wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang pagbilang. Narito na ang 10 sikat na uri ng aso sa Pilipinas na maaari mong alagaan. Beagle. Kung naghahanap ka ng asong makakasundo ng mga bata, at pati ng matanda, ang Beagle ang nababagay sa iyo. Ang asong ito ay may pinong balahibo, malaking tenga, mapaglaro, at masiyahin. Ilan lamang sa mga katangian ng asong masarap alagaan. Isa pang maganda sa asong ito, madaling itrain ang Beagle. Sapagkat matalino siya at masunurin. Poodle. Ang poodle ay mabalahibo, matalino, at mapagmahal na aso. At alam mo ba, na kahit na maliit lamang sila, mahusay silang bantay sa bahay. Madali rin silang turuan ng iba't ibang tricks dahil sa mataas nilang IQ. Gayunpaman, kailangan mo munang sanayin ang asong ito sa tao sapagkat likas silang mahiyain. Pug. Tinatawag din silang big canine in a little body. Kahit maliit na uri ng aso ang pug, meron naman silang maganda at proporsyonadong tindig kumpara sa ibang aso. Ang asong ito ay palakaibigan. Mahilig makipaglaro. At maaasahan. Pero, ang isang hindi magandang katangian ng asong ito ay ang pagiging tamad o matakaw sa tulog. Kaya mabilis silang mapagod kung walang pagsasanay. Golden Retriever. Matalino at mabait na aso, iyan ang pangunahing katangian ng Golden Retriever. Isang uri ng aso na masarap kasama sa bahay at nagsisilbi ding mahusay na kasama para sa mga taong may kapansanan. Masarap silang yakapin dahil sa makapal at kulot na balahibo nito. Alam mo bang napakadaling sanayin ng asong ito?
Dahil yan sa napakataas niyang IQ, isang katangian na hinahanap-hanap ng maraming pet lovers. Dalmatian. Ang asong ito ay likas na pala kaibigan, isang katangian na hinahanap mo marahil. Gayunpaman, ang Dalmatian ay hindi nababagay sa lahat ng gustong alagaan siya. Bakit kaya? Sapagkat ang asong ito ay nangangailangan ng grabing atensyon. Kabilang dyan ang pagpapakain, ehersisyo, pakikisalamuha sa ibang tao, at marami pang iba. Alam mo ba, walang spots ang mga Dalmatians pagkapanganak sa kanila. Pinapanganak sila na puti lang ang kulay ng kanilang balat. Nagsisimula lang lumabas ang spots nila kapag 2 to 3 weeks old na sila at patuloy pa na dumadami sa buong yugto ng buhay nila. Shih Tzu. Ang Shih Tzu o Little Lion kung tawagin, marahil dahil sa kanyang mahabang balahibo. Pero hindi ito mabangis kagaya ng leon. Sa katunayan, mabait, masayahin, at mahiling makipaglaro ang asong ito. Gustong-gusto lang niyang gawin ay sundan ka sa bawat pupuntahan mo sa loob ng iyong bahay. Loyal din ang Shih Tzu. Mga katangian na siguradong hinahanap-hanap ng kagaya mong pet lover. Chihuahua. Kilalanin ang tinaguriang pinakamaliit na alagang aso. Ang asong ito ay loyal, cute, maalaga, matalino. Madali rin silang turuan kahit maliit lamang sila. Mayroon itong malalaking mata at malalaking tenga. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang malaking pakinabang nito sa mga tao, lalo na sa kanyang amo. Alam mo ba, ang Chihuahua ang may hawak ng record na smallest dog breed sa buong mundo. Ang teacup Chihuahua ay mayroon lamang 3.8 inches tall at tumitimbang lamang ng 1 pound. Kahit na madaling dalhin kahit saan ang asong ito, pero nangangailangan ito ng higit na pag-aalaga. German Guard Dog. Maraming Pinoy ang nahihilig sa pag-aalaga nito dahil sa naiiba nitong katangian kumpara sa ibang aso. Ang asong ito ay matalas ang pag-iisip at higit sa lahat ay matapang. Alam mo bang nakahanda kang ipagtanggol ng asong ito sa anumang uri ng panganib? Kahit na maging kapalit pa nito ang buhay nila. Doberman. Ang asong ito ay nakakatakot sa unang tingin. Mayroon itong malaki at makapal na boses. Ang Doberman ay mabilis gumalaw at matapang na bantay sa bahay. Meron itong magandang tindig at idagdag mo pa ang kanyang bilis at pagiging loyal na mga katangiang hahanap-hanapin mo sa isang alagang aso. Dahil sa matipuno ang katawan ng Doberman, kailangan ng asong ito ang pagsasanay at workout. Labrador Retriever. Kagaya ng Doberman, ang Labrador Retriever ay mayroong matikas na tindig at napakatalinong aso rin ito. Ginagamit ang asong ito sa mga importanteng aktibidad katulad ng pagliligtas ng buhay. Napaka-popular din nila bilang service dog.
Nagagamit sila sa search and rescue, bomb and drug detection, at isa rin silang therapy dog work. Ang asong ito ay mabait, loyal, at mapagmahal. Mga katangian na hinahanap-hanap ng mga mahilig sa alagang aso. Alam mo ba, ayon sa isang pag-aaral na isinagawa sa Eötvös Loránd University sa Budapest, Hungary, kanilang napag-alaman na ang mga canine o ibang tawag sa aso ay apektado base sa paraan ng pamumuhay ng kanilang mga amo at mga pag-uugali nito. Natukoy ng pag-aaral na naiimpluwensyahan ng mga may-ari ang apat na pangunahing katangian ng hayop: pagiging kalmado, kakayahang magsanay, palakaibigan, at katapangan. Kaya naman, talagang masasabi natin ang napakalapit na koneksyon ng mga aso sa kani-kanilang amo. Di nakapagtataka kung bakit sobrang napapamahal sila sa atin at tinuturing na nating parte ng ating pamilya. Kaya sa ating video ngayon, anong breed ng aso ang pinaka nagustuhan ninyo? At kung meron na kayo ng ilang breed ng aso na nasa ating listahan, ano pa ang gusto ninyong idagdag? Natutuwa kaming malaman ang iniisip ninyo. I-share nyo rin sa amin sa pamamagitan ng pag-iiwan ng comment sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-hit lang ang subscribe button. At para updated kayo sa mga susunod na episode, i-click lang ang notification bell. Huwag din kalimutan mag-like at i-share kung may kaibigan ka na alam mong makaka-relate sa episode natin ngayon. Muli, maraming salamat! Hanggang sa susunod na episode, see you there!